Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Your energy. Your energy. The moon. Okay, with the hermit, the hangman, and the moon in reverse, parang you're searching yourself within, no? You go into deep introspection, no? You're searching yourself, the path ahead. You're searching for something hidden. And meron kang madidiscover dito, guys, with the moon. Or meron ka na nga na-discover, no? With the moon na hinide sa'yo, a secret, or a deceit man yun. Parang with the hangman, parang kumikilos ka na hindi nalalaman, no, ng enemy, yung parang gano'n, no, you're kumikilos ka na tahimik with the hermit card and the hangman, na you're not stressful, yung parang gano'n, no, na easy lang, no, na hindi ka pagod, no, sa situation. Parang hindi ka affected sa mga na-discover mo. Na you are relaxed. Nakaka-relax ka pa, no. May mga nalaman kayo, no. So let's see, ano ba 'tong nalaman mo dito? With the moon in reverse and the hermit. Ano nalaman mo? You found the truth. Oh. Ang dami, guys, about someone na may ginawang tricks or energy manipulation. With the world. Nalaman mo lahat, guys, no? Na yung tao, akala mo mabait or mabuti yung kalooban, no? Ay nalaman mo na yung totoo niyang pagkatao, na this person is doing something black magic, no? With a magician, 8 of Pentacles, 3 of Pentacles, na matagal ka na parang pinag-initan, no? Na pinag-initan ka pala, na pinapakailaman pala yung buhay mo, no? Na itong person na ito ay possible mainggit, no? Mainggit sa'yo. Na you're innocent, no? Sa ginawa niya, na may ginagawa pala siya, no, na kadimunyuhan, no, dito. And siya yung naging cause. Siya yung nagdala ng mga burdens, problema dahil sa ginawa niya mga black magic or hindi maganda sa buhay mo. Sino tong person na to with the magician energy? Anong dahilan niya, no? Anong dahilan ng person na to? Anong dahilan ng person na yun kung bakit niya ginagawa yun sa'yo? Ginawa niya sa'yo. Okay. Dahil may gusto siya sa'yo, guys, no?
in love siya sa iyo dahil sa emotion niya, no? Dahil hindi siya naging victorious. So possible this is one of your suitors. Isa to sa may gusto sa iyo, no? Kaya ginagawan kanya ng black magic dahil hindi siya nagtagumpay na makuha ka for sure, no? Ano pang reason niya? Tingin ko may iba pang reason yan kung bakit yung ginawa sa'yo. Anong reason niya? Yun nga. Emotional siya. With the Six of Wands na hindi siya nagtagumpay. Na-intimidate siya. Isa pa yun. Na hindi siya victorious sa buhay niya. Failures. Yung mga dinadanas sa buhay niya. This person is driven or led, no? By his or her emotion. Walang gender dito, guys. Ha? May inner fear. What else? Anong dahilan ng person na to? Dahil problemado siya sa buhay niya, guys. May mga pinagdadaanan siyang madidilim, no? Na parte ng buhay niya. Possible karma din. Dahil sa gawain, no? Nakakarma siya. Dahil sa mahirap yung pinagdadaanan niya. Dahil gusto niyang maging peaceful yung isipan niya. Ayun yung paraan niya, no? Dahil with the Ace of Cups. May gusto nga to sa'yo, guys, eh. No? Gusto nyo ng new beginning sa inyong dalawa. Yun lang. Mukhang wala ka namang gusto dito sa person na to. Kaya, yan yung ginagawa niya. With the Ace of Cups, gusto niya ng new beginning. Pero, hindi siya nag-succeed. No? Hindi siya nagtagumpay. Ganun. Inuha niya, kinukulam ka niya. Kinulam ka niya. So, let's see kung ano yung mangyayari dito sa person na to. Sa gumawa ng kasalbayan. Oy. Instability. Ay, problem na, oh. Oy. Problema. No blessings will come sa person na to. And ano to eh? Mga with the page of page to Ace of Pentacles in reverse, Ace of Cups in reverse, Nine of Swords upright, and Ten of Pentacles in reverse. Mawawalan siya ng mawawalan ng mga opportunity itong person na to, eh. Walang opportunity na papasok sa kanya. Walang blessings na papasok sa kanya. Hindi nga siya magtatagumpay sa new beginning. Hindi siya nagtagumpay, no? Na gusto niya, no? Gusto niya ipilit yung gusto niya na ayaw mo naman, no? Na wala kang gusto sa person na yan. With the Ten of Pentacles in reverse, ay possible may pamilya to, hiwalay sa pamilya niya. And possible, masira pa yung family niya. Masira
yung magandang samahan nila ng family niya, no? And possible dito ay magkakaroon ng conflict sa kanila ng family niya with this Ten of Pentacles in reverse, instability with the Ace of Pentacles in reverse. Ano pa? Ano pang mangyayari dito sa person na ito? Sa person na gumawa ng black magic sa'yo, ano mangyayari sa kanya? Anong mangyari dito sa person na sumalbahi sa'yo? Okay, we have here, kakaroon na yung stability, no? Unstable siya. Mentally, emotionally, financially. And we have here the Three of Cups. Na mukhang makadeal to ng mga parang mga kontrabida or gagawa ng schemes again sa kanya. Kasi ginawan ka din niya ng scheme eh. No? Karma nga eh. Karma for this person. Diba? So let's see kung ano yung mga darating for you. Mga blessings. Okay. Strength. A lover na mag-fit sa'yo, no? Kamatch mo with the Knight of Cups. You will find your strength dito. Kalmado. Maging kalmado ka sa situation and strong yung aura mo. Strong yung personality mo. By the way, pag strong yung aura mo, guys, ay hindi ka gaano maapektuhan ng mga ginagawa na schemes ng ibang tao, no? Pag strong yung aura mo. Ano pa yung mga darating for you? Mga blessings? Meron ba? May darating ba? Mga blessings? Ay, mukhang foreigner to, guys. Ibang lahi yung darating sa iyo with the Four of Pentacles. Nagkaroon ng ending sa inyong dalawa. No? Yung past person mo, yung darating na isa sa mga options mo dati. What's with that person na darating sa'yo? Anong feelings niya sa'yo? Ay? Okay, feelings niya sa'yo is here, the Tower card and the Seven of Cups, the Hangman in reverse. So, ready na siya to take action na ayaw niya na matenga or walang gagawin, no? Sa connection yung dalawa with the Seven of Cups. Medyo lito pa yung isip nito, no? Possible may mga options din ng person na to. May mga nagpapagulo sa isipan niya, no? Lalo na yung nangyaring ending sa inyo na hindi pa niya nakalimutan, no? Anong feelings niya? More feelings, deep feelings ng person na to towards you, ng person na ay nag-oobserba siya, guys. Gusto niya ma-met ka, so meron talagang distance, no? Possible na met mo to online, sa internet, with a Page of Swords. Nag-obserba siya. Nang-spy siya sa'yo, guys, so. Interested siya sa'yo. With a Chariot card, this person wants to come towards you, to meet you. Ano pa? Anong gusto mangyari ng foreigner or ng person mo na to na darating sa'yo. Anong gusto nyo mangyari sa inyo? Anong gusto nyo mangyari?
Okay. Naswertehin kayo guys na maging successful yung pagbabalik niya or maging successful ex mo nga to guys, so possible ex mo na nag-heal na siya, no? Nag-heal na yung puso niya na maging successful, supported by luck, no? Na maswertehin siya, no? Sa plans niya na ma-meet ka, na magtagumpay yun, no? Na mangyari yun soon or in the future man. Let's see possible outcomes sa inyong dalawa. Ano kaya mga mangyayari next sa inyong dalawa? Oy, possible is success, new beginning. You will receive a message from this person. New beginning here. Clarification, new beginning guys, and success. No? Magkaayos pa kayong dalawa ng person na to. May chance, no? May message ng person na to soon. Very soon. Mamaya or bukas or soon. No? Ayun, magte-take ng risk siya. Oh. Mag-take a leap of faith. And success is clear here with the Ace of Swords. There is a new beginning. And King of Wands also. Yan yung goal niya eh. So, ito na lamang guys for collective reading sa ngayon. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganon, ma-notified kayo sa mga susunod na videos ni-upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nang ka-resonate sa reading nito.